Nakatuto ka GMA News para iatid sa inyong pinakasariwang balita ukol sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng kasong electoral sabotage. Ako naman, Arnold Glavio. Sama-sama nating balikan ang mga pangyayari at himayin ang mga reaksyon mula sa mga kampi at kontra Arroyo. Ako po si Rhea Santos. At ako naman po si Ivan Merina. Iahatid sa inyo ng live ang latest sa sitwasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nagpalipas ng gabi sa kanyang tahanan dito sa La Vista, Quezon City. Anumang oras ngayong araw ay nakatakdang pumunta sa Tagaytay ang dating Pangulo para magpatingin sa isang alternative treatment facility. Ito'y kahit magpapatuloy pa rin ang kanyang therapy sa Veterans Memorial Medical Center sa susunod na linggo, pero itong alternative treatment facility daw ay inirekomenda sa kanya para sa kanyang mas mabilis na paggaling. Samantala, kahapon nga pag-uwi ng Pangulo dito sa kanyang tahanan ay mainit siyang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa gate pa lang, at pagdating naman sa kanilang bahay ay may mahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ng kanyang mga apo. Isang statement ang inilabas ng kanyang kapo sa nang siya'y makauwi at humiling ng pangunawa at hayaan daw muna ang dating Pangulo na makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kinagabihan ay isa-isa namang nagdatingan ang kanyang mga kaalyado sa politika sa panguna ni House Minority Leader Danilo Suarez at ang ilan pang mga kasamahan niya sa minorya. Nauna nang nilinaw ng mga abogado ng dating Pangulo na wala siyang balak mag-abroad at may inilabas na rin hold departure order laban sa kanya ang Sandigan Bayan. At kailangan din niya magpaalam sa Pasay City RTC kung sakaling balak niyang mag-abroad.